Parang ang hindi nagustuhan ni Tyrese Haliburton, mga idol, ang nangyari nga kanina sa laban ng Los Angeles Lakers at pati na rin ng kanyang team na Pacers sa fourth quarter. Yan naman sa kanyang interview, ito nga ang kanyang mga nasabi. Pero bago nga yan, mga idol, ay pag-usapan muna nga natin itong balita ng ESPN patungkol nga dito kay Michael Jordan. Well, announcement nga ngayon ng ESPN nga daw will feature content and highlights of MJ across multiple studio shows tomorrow for Michael Jordan Day. In short, mga idol, parang Holy Week nga ito sa atin sa Pilipinas kung saan iisa lang ang palabas sa ating mga TV. Yun nga ay tungkol sa Bible. Pero iba to, mga idol, dahil ito nga ay tungkol kay Michael Jordan. Pero meron ngang naaamoy nakakaiba ang mga NBA fans sa mga Lakers fans, lalong-lalo na ang mga LeBron fans. Bakit tuwing kailan na nga lang daw itong si LeBron James ay may achievement, may nararating, may history, ay lagi na lang nag-a-appear muli itong si Michael Jordan? For example na nga lang daw, nung nanalo itong si LeBron James ng NBA title 4 championship niya noong 2016, ay inaprubahan na neto ni Michael Jordan ang paggawa nga ng documentaring The Last Dance na napanood nga natin noong 2020. Tapos ngayon nga daw na babasagin ni LeBron James ang all-time scoring leader list. Ay mga idol, itong si Michael Jordan ay papalabas nga sa ESPN kung saan, mga idol, walang magagawa ang mga NBA fans kung hindi panoorin ito dahil i-feature ito ng ESPN sa kanilang mga shows. Parang ayaw nga daw na ma-overshadow ni LeBron James itong si Michael Jordan. Parang ayaw nga daw nilang mawala itong si MJ sa limelight. Sa tingin nyo ba, mga idol, ay tama itong pag-aakusa ng maraming NBA fans, LeBron fans, or hindi nga? Komento nyo lamang, mga idol, ano ba ang opinion nyo dito sa kanilang ang sinabing ito. Pero anyways nga, mga idol, pag-usapan na natin ang sinabi ni Haliburton patungkol nga dito sa naging laban nila sa Lakers at pati nga rin sa mga referee. Sabi na ito ni Tyrese sa kanyang post-game that they missed shots nga daw sa fourth quarter at meron nga daw silang very poor performance ng ganyang team laban nga sa Lakers. Pero ang ikinatataka na ito ni Tyrese Haliburton, mga idol, na hindi nga daw nakuha ng Lakers ang kanilang first foul sa fourth quarter until the last 30 seconds. Tapos nag-make face pa itong si Haliburton na alam nyo na ang ibig sabihin niya, ng mga idol. Duda nga si Haliburton na ang Lakers nakuha ang kanilang first foul sa fourth quarter dun na sa last 30 seconds. Dagdag niya pa na hindi na nga daw siya magsasalita pa. Pero ano ba nga daw yung sinabi ng mga referee? Yung mga tinweet nila? Sleepless nights ba nga daw yun? Magpapatungkol niya yung mga idol doon sa naging reaksyon niya ng mga referee matapos ng kanilang bad call dito nga sa team ng Lakers laban sa Boston Celtics. But sinabi niya na as a team they have to be better nga rin daw moving forward. Pero nagtataka pa nga din siya at sinabing napakagaling naman na itong Lakers na dumipensa dahil naka one foul nga lang daw sila sa fourth quarter. Isang buong quarter daw yun tapos isa lang foul ang Lakers. Yan nga, mga idol, ang mga sinabi neto ni Tyrese Haliburton at ang kanyang pagtataka. At parang pinapalabas na dinuga nga sila ng referee dahil naka one foul lang itong team ng Lakers sa buong quarter. Pero ang simple answer siguro dito sa pagtataka ni Haliburton ay nasa statistics ng labang ito. Dahil sila nga ay tumira ng 41 three-pointer sa buong laban kumpara naman sa 22 lamang ng Lakers. Hindi nga sila masyadong sumalaksak sa paint, mga idol, and that will result to less foul calls para nga sa kanilang team. Pero anyways, mga idol, ano ba ang masasabi nyo dito sa naging payag ni Haliburton after the game? Komento nyo lamang yan, mga idol.